Alright mga kangkil, magandang hapon. Pinayin ng gamay part. Ay mag-vlog ta, si magka-pirate ta. So yan mga kangkil, paabot tayo ng dagdag kaalaman para sa inyo. Yan. So ipapaabot yung dagdag kaalaman sa inyo ngayon mga kangkil is kung paano ba ipatayo natin yung poste. Itong klase na pagkatrabaho namin mga kamukil, nauuna yung pusti bago magpahil ng CHB, no? So tatalakayin din natin yan kung alin yung mas maganda at alin yung nararapat kapag tayo magagawa ng bahay. Mauna ba yung CHB? Mauna ba yung mga pusti? Sa ngayon, ituturo ko muna sa inyo kung paano magpatay ng pusti. Okay? Alright mga kamukil, no? So bali ayan, isa, dalawa, dalawang pusti na yung napatay namin mga kamukil. So nabuhusan na rin yan, no? So ito yung ipapabot ko sa inyo mga kamukay, lalo na sa mga baguhan pa lang na gustong mag-DIY sa kanilang mga bahay. Paano ba ipatayo itong ganitong klaseng pagkatrabaho ng poste, no? So kung napapansin nyo mga kamukay, yung ginagamit namin forma dito, puro tubular, no? Yung nakikita nyo, talagang walang mintis yung pagkabuhos, no? Hindi ka nakakita na lumubo yung tinulik board natin, o hindi ka rin nakakita na bumigay yung poste natin mula dyan sa taas papuntang baba. Yan, kung napapansin nyo, walang bumibigay, wala tayong nakikita ang diferensya sa pagbuhos natin sa poste, no? Hindi kagaya ng iba na makikita natin na sinisiksikan ang sako o lumulubo yung poste. So ito mga kamukil, pag finishing natin ito, talagang madali lang yung trabaho at saka manipis lang yung magagamit natin finishing dito, no? O buhangin na pang finishing at saka simento kasi matuwid na siya, ba? So ngayon ituturo ko sa inyo kung paano magpatay ng poste. Ang unang gagawin natin kapag ganitong mga poste yung trabuhin natin mga kamukil, itong ganito. Kailangan tayong gumawa ng istaka. Right, yung mga ganito, yung ginagawa ng Master Boni, no? Yung pinakahuli yun na yung pinapagawan ko. So, kailangan natin gumawa ng istaka na katulad nito. Napaka-importante ito mga kamukil, kapag hindi tayo gumawa ng ganito, pwede nating maipatay pa rin yung poste ng ganyan, pero talagang hindi natin masisiguro na makuha natin yung tamang tuwid niya. Sa umpisa matutuwid natin, pero kapag inaakyatan na natin, magbubuhos na tayo, talagang gagalaw na gagalaw yung poste natin, yung purma natin kapag magbuhos na tayo. So napaka-importante po una gumawa tayo ng istaka tulad ng ganyan, no? Bali magbaon tayo ng kahoy dyan, apat na kahoy yung ibabaon natin. Kailangan mas malapad, mas maganda, mas malaki yung space, mas maganda para makagalaw-galaw tayo dito sa loob pag i-align na natin yung ating forma. Yun yung pinakaunang gagawin. Tapos lagyan natin ng mga bris na katulad nito kasi ito yung pinakaimportante mga kamukil. Dito tayo ngayon kukuha ng lakas o tibay o alignment sa ating forma na ipapasok. Right? So pinakaunang gawin mga kamukil, gawa tayo ng istaka. Ito po, wala pong layout ang paggawa ng istaka, no? Basta magawa mo lang yung isang square na malapit sa sa parilya natin tulad nitong ginagawa namin. So mapapatayo mo na yung poste mo dyan sa pamamagitan nito. So yan mga kamukil, no? Yung pinakaunang gagawin. Ngayon darating na sa point mga kamukil na ipapasok na natin itong forma. Papasok na natin si forma. Yan. So sa pagpasok ng forma, may isang side talaga dyan mga kamukil na hindi pa nasara, may open pa kasi dyan. Kailangan itong side na to ay naka-open to siya para maipasok natin yung parilya natin, yung bakal na nasa taas, nakikita nyo, maipasok pa natin siya sa loob. So ngayon, pag napasok na natin yan siya, saka natin ngayon isasara. Isasara na natin yung ating forma tulad nito. Buo na siya mga kamukil pagdating dito. Ngayon, yung pinaka susunod natin gawin, pag napasok na yung forma dahil nakagawa na tayo ng mga istaka, naka-brace na yan, itong mga tansi natin mga kamukil, itong layout natin, kailangan masunod natin itong mga kamukil. Gaya ng ginagawa namin, kung napapansin nyo, yung tansi namin, dikit to sa mga bakal. Yan. Bawat tansi mga kamukil, may upset yan. Paglagay nyo ng forma, may upset yan mga kamukil ang layout nyo. Dahil nag-u-upset tayo, ibig sabihin ng upset mga kamukil, kung ito yung layout nyo ngayon, ito yung pinaka-layout nyo, mag-upset kayo ngayon ng 2 inches dahil dito sa purma natin, ito 2 by 2 itong gamit natin, kaya mag-upsit tayo ng 2 inches upang yun ang guide natin, dyan natin ilalagay yung tansi natin. Yun na yung guide natin sa tansi natin, yung tansi natin na ididikit natin yung purma natin dito. Yan, papakita ko sa inyo mga kamukil
yung nandito, yung ginagawa namin. Kailangan mag-upsit kapag ipasok na natin yung purma. Tulad nito mga kamukin. Ito yung layout namin na original. No, yung guide namin dito, ito yung pusti. So pagdating dito mga kamukin, dahil ipasok na namin yung purma natin, may tubay ito na nakalagay sa bawat gilid. Kailangan ito yung mag-upsit ng tubay ng 2 inches. Ganun din sa kabila. Ang habol natin dyan na mag-upsit tayo, upang dyan na lang natin, ididikit yung ating purma. Ito na yung pinaka-guide natin. So pagdating sa istaka mga kamugil, nakagawa na tayo ng mga brace tulad nito. Ito yung pinakaunang gagawin mga kamugil. Ito ngayon yung huhulugan natin. Tatargetin natin itong tansi, huhulugan natin. Sa pamamagitan ng hulog, makukuha natin yung target nitong tansi. Tapos guhitan mo mga kamugil. Kung ano yung ginagawa dito, ganun rin yung gagawin sa kabilang brace. Hulugan mo rin, guhitan. Yung guhit na yun mga kamugil, dun mo na itatapat itong brace na to. Kasi yung guhit na yun, ito yung hinahabol natin tuwid nito. So pagtapat ng brace nito, dyan mo na lang ididikit kaagad yung forma mo ngayon. Dahil ito, nakahulog na to. Kung hanggang sa taas yung brace nyo mga kamugil ganyan, pwedeng sa hanggang sa taas kayo maghulog. Targetin nyo lang tong tansi na to. Sa baba kasi yan yung guide natin. Sa bawat hulog nyo mga kamugil, kailangan may guhit yan, may guhit. Kasi paglagay natin ng mga brace, yung mga guhit na lang yung susundan natin sa pagpako tulad nito. So ito mga kamukil, mula dito, papunta dito, hanggang yan sa katapusan, pangatlong brace natin, nakahulog yan, papunta dito sa tansi natin. So pag nalagay mo na itong tatlong brace mga kamukil, kusa mo na lang ididikit yung purma natin dyan, ididikit sa gilid, saka harangan dun sa kabila, para hindi na siya gagalaw-galaw. Ngayon, pag natapos ka na sa isang side, dito ka naman sa kabilang side, sa kabilang tansi. So ganun rin yung gagawin natin mga kamukil. Itong brace na to, nakahulog din to. Yan, napapansin nyo mga kamukil, may mga guhit, di ba? So sinusundan na lang natin yung guhit. Kung ano yung ginagawa natin sa kabila, ganun rin yung gagawin natin sa kabila. So pag nakuha mo na yun mga kamukil, may mga guhit na, may mga sign na siya kung saan mo ilalagay yung mga brace natin, madali mo na lang i-kunin yung ano nyan, hulog o tuwid ng ating pusti. So ganun lang po yung pagka-discarte kung paano magpatayo ng ganitong klaseng pagkatrabaho ng pusti, no? So may nagtatanong, ano daw yung nararapat, mas mauna yung pile o mas mauna yung pusti? So tatalakayin din natin yan mga kamukil, kung alin yung mas maganda sa dalawa, kung nauuna yung pile o nauuna yung pusti. So sa susunod upload natin mga kamukil, tatalakayin natin yan, right? So nawi sana mga kamukil, no, napagpulutan nyo ng idea itong video na to, para sa mga taong gustong matutong mag-DIY sa kanilang mga bahay, mapagkunan to ng idea, no? Pakishare mga kamungkil itong video natin upang yung mga taong gusto matuto sa construction ay makikita nila sa pamamagitan ng pag-share. Makakatulong na rin tayo sa ating kapwa, right? Once again, Mungkil on the vlog. Thank you. Do, imo na gin torno do. Ayawa. Right mga kamungkil, thank you. So